Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Parte ang video na ito ng mahabang BTINserye tungkol sa law firm? Nakalusot sa korapsyon? Question mark yung dulo ha. Para mapanood ang buong video, pindutin ang link sa description o sa end screen. Ayan ulit yung disclaimer sa taas ha. Babala. Tinganinging. Sa huling issue tungkol sa di umano pagpabor ng PCGG kay Attorney Rocco, pinaliwanag ng PCGG na tinanggal sa nasasakdal si Attorney Rocco. Hindi lang dahil inamin niyang nagsilbi lang siya bilang nominee, kundi pati na rin dahil sa pangako niyang tumistigo sa mga pangyayari at detalye na sipe maaaring kailanganin sa kapakanan ng katotohanan. Kabilang na ang pagkakakilanlan ng prinsipal ng kliyente. Tigil sipe. Una, tungkol sa pahayag ni Attorney Rocco sa kanyang kasunduan sa PCGG, kung saan walang kinalaman ng korte, out-of-court settlement. Tungkol sa pahayag ni Attorney Rocco na kumilos lang siya bilang abogado at nominee, pinunto ng Korte Suprema na yan din ang pahayag ng mga abogado, mga partner ng Akralo. Hindi lang sa labas ng korte, kundi pati na rin sa kanilang sagot sa expanded amended complaint ng PCGG. Pirmado ng kanilang abogado ang sagot na yon, kung saan sinabi nila di umano na kumilos sila sipi bilang mga abogado nang naaayon sa batas. Tigil sipe. Dahil sipe, pareho ang mga abogado, mga partner ng Akralo, at si Attorney Rocco ng kalagayan o kinatatayuan? Tigil sipe. Or, quote, similarly situated, unquote. Ayon sa korte, dapat magpakita ang PCGG at Sandigan Bayan na may iba pang mga kondisyon at pangyayari na basehan para iba ang maging trato kay Attorney Rocco at sa mga abogado, mga partner ng Akralo. Sa gayon, maiiwasan ang paglabag sa utos ng saligang batas na pantay na pangangalaga ng batas ng sinuman. Equal Protection Clause. Ang pangunahing batayan na isinaalang-alang ng Sandigan Bayan sa pagkatig sa pagtanggal ng PCGG sa pangalan ni Attorney Rocco bilang nasasakdal ay ang pangako niyang ibunyag ang pagkakakilanlan ng mga kliyente. Pero pinunto ng Korte Suprema na bigo ang respondents, Sandigan Bayan, PCGG at Attorney Rocco. Bigo silang ipakita at wala sa tala ng kaso na binunyag nga ni Attorney Rocco ang pagkakakilanlan ng kanyang mga kliyente sa PCGG. Ayon sa Korte Suprema, dapat inutos ng Sandigan Bayan ang pagsumite ng patunay na mas malaman, more meat, kesa sa simpleng pagbanggit na sumunod nga si Attorney Rocco sa kanyang pangako. Manifested ng PCGG, sinabi ng PCGG
na may tatlong kasulatan bilang patunay. Dalawang hiling para sa muling pagsisiyasat at isang listahan ng lahat ng mga kliyente ni Atty. Rocco at ng mga abogado, mga partner ng ACRA Law. Lahat ng kliyenteng pinaglingkuran nila nung lahat sila partners pa sa ACRA Law. Kahit yung mga abogado, mga partner ng ACRA Law, bukas sila na ipasa ang listahang yun. Hindi ito ang listahan ng mga kliyente sa mga kaduda-dudang transaksyon na hinihingi ng PCGG. Hindi na ipakita ng PCGG na may makabuluhan at totoong pagkakaiba para tratuhin si Atty. Rocco na iba sa mga abogado o mga partner ng ACRA Law. Dahil dyan, labag sa utos tungkol sa pantay na pangangalaga ng batas sa sino man. Para sa mas masinsinang video tungkol sa Equal Protection Clause sa wikang sariling atin, mag-subscribe, pindutin ang batingaw o bell, at mag-komento sa YT o Odysee page ng video na ito. May isa pang utos sa saligang batas na ayon sa Korte Suprema nilabag ng PCGG. Yan yung I invoke my right, self-incrimination. Hindi dapat pilitin ang isang tao na tumestigo laban sa kanyang sarili. Yung pagpasa ng mga kasulatang may kinalaman sa mga pinaghihinalaang transaksyon, paglabag yan ng right against self-incrimination. Muling binanggit ng Korte Suprema na fishing expedition ito. Naghahanap ng ebidensya kahit na nakahain na ang kaso sa korte. Teka lang, free ride yan. You cannot have your cake and eat it too. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. Mag-komento sa YT o Odysee page ng video na ito. Panoorin ang iba pang mga video ng Emir's BTIN. /inhindsight. Suportahan ang channel sa Patreon, sa PayPal, o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Samahan ako sa Odysee. Nasa description din ang invite link. Salamat. Hanggang sa muli. At ingat.